Hello guys! Magandang araw! Ikaw ba ay nanonood ng mga video sa youtube.com kagaya ng mga music video kagaya nito? O kaya naman ay mga palabas sa TV? O kaya naman ay kung ano-ano pa mga video dyan na nagugusto mong panoorin pero hindi mo nalalaman kung gaano ka nakatagal nanonood sa YouTube? Ibig sabihin, hindi mo nakikita yung total watch time ng pinanonood mo sa YouTube. Kung ganun ka, hindi mo pa alam kung paano makita ang total watch time sa YouTube, ay tamang-tamang para sa iyo ang video nito dahil ang ating for today's video ay i-share ko sa inyo ngayon kung paano makikita ang YouTube watch time sa laptop or PC. Okay, laptop ang pinaginagamit panonood. Kung ready ka na, ay mag-start tayo. So, bali, exit lang muna natin ito. Pupunta tayo sa Google Chrome. Yan. Kasi wala sa YouTube. So, kinakailangan siyang i-add sa extension. So, ang gagawin natin, pupunta tayo dito sa search. Ita-type itong YouTube Watch Time Counter. So, kung wala pa yan, kung hindi pa lumalabas yan sa computer mo, i-type mo lang yung YouTube Watch Time Counter. I-type mo lang yan. So, since ito ay nakatype na sa akin, so, i-click ko na lang itong YouTube Watch Time Counter. Okay? I-click lang ito. So, itong lalabas. Nasa Google Chrome siya. Google Web Store yan eh. Ayan. So, ang gagawin lang, itong YouTube Watch Time Counter na ito, i-click ito. Ano? Itong nasa pinakaunahan na kasi ito yung updated eh. Okay? Click. Ayan. So, ito na yung application na yun. Ano? Application siya, hindi siya kasama sa YouTube. So, ang gagawin natin ay nakalagay dito sa bandang kanan, itaas, ay Add to Chrome. Ibig sabihin, pag-click mo yan, yan ay i-add natin sa browser o kaya Add to Extension. Pero bago mo i-click yan, mas makabubuting tingnan mo muna yung mga comment ng mga gumagamit nito. Ayan o. Sa bandang iba, yung mga comment nila, sabi doon, works really fine. Please add one more feature. So, yan, di ba? Nagustuhan niya. Itong isa naman, si Brad Davis. I really like your extension and I unshared in my son in school system. So, nagustuhan din niya. Tapos, itong panghuli nakalagay doon ay great. Ibig sabihin talagang nagustuhan niya yung application ito. Kaya, ibig sabihin, ginagamit nila yan. Kaya ngayon, susubukan din natin siyang i-add sa ating browser para malaman natin yung total watch time sa ating panonood. Okay, i-click ko na itong Add to Chrome. Add to Chrome, ayan. So, habang naglo-loading siya, lalabas itong icon na ito nakalagay doon, continue to install. Okay, meron dyan kaunting warning, this extension is not trusted by insensitive browsing. So, since maganda naman yung mga comment na yun, ibig sabihin ay paalala lang naman yan. So, ang gawin na natin, i-install natin, continue to install. Yan. So, lalabas ulit itong icon na ito, itong add extension. I-click mo lang itong add extension. I-click itong add extension. Okay, na-add na. So, wait lang natin. Ayun. Dito sa bandang kanang itaas ay lumabas na siya. Ayan. So, ang gawin mo lang ay i-X mo lang muna ito. I-X. So, nawala siya. So, para lumabas yan, so, ang gawin mo lang, i-click mo lang itong extension na ito. Ayun. Tapos, ang gawin mo ay i-click itong pin sign na ito para nakapin siya sa tabandang itaas na yun. So, lagi mo na siyang nakikita. Ibig sabihin, naka-add na yan sa ating browser na Chrome. O kung ano man ang browser na ginagamit mo. Okay? So, ang gawin mo na lang ay i-X mo na ito. So, yun, lagi mo na siyang nakikita. So, ngayon, pag na-i-add mo na yan sa Chrome, ibig sabihin ay naka-add na yan, hindi yan basta-basta gagana on instant. Ano? So, maghihintay ka ng mga at least ay mga nakalagay yun, no? Next rank in 30 minutes. Ibig sabihin, mag-ano pa yan, mag-update pa yan, mag-upgrade pa yan para maging usable siya din sa iyong computer. Ano? So, maghihintay tayo pa ng mga ilang minuto o hanggang 30 minutes para yan ay gumana. So, hintayin pa natin mga ilang minuto. Oh, wait a minute! I'm just doing this for me! Ayan, nakalipas na ang 30 minutes. Subukan natin kung gumagana na. So, i-click mo lang ito. So, ngayon, naka-zero pa rin siya. Ayan, di ba? Naka-zero.
So, try natin mag-open ng video sa YouTube, okay? Tingnan natin kung gagana, ha? Ayan, ano, nagpe-play na to, nagpe-play na. So, i-click mo lang ito. Ayan, o. Gumagana na siya. Ibig sabihin, ay totally naka-install na siya. Okay? Ayan. So, pag tingnan mo ito ngayon, today, so, yun ang lalabas today. So, 7 days. So, kung umabot ng 7 days yung panonood mo, so, lalabas yan dyan. So, kung mapapansin nyo, halos sabay siya. Ayan, o. Tapos dito, ayun. Ayan, 36. Ito, 37. 37 din, o. Sabay na sa. Ayan. Diba? So, ngayon, hintayin natin makano yan. Maka 2 minutes o 5 minutes, ha? Bali, hintayin natin yan. Tapos, susubukan natin kung paano naman i-reset yan. Ipapakita ko sa inyo. Okay? Wait lang, wait. Oh man, I can't wait that long. Oh man, I can't wait that long. Ayan, naka 5 minutes na. 5 minutes and 21 seconds. Dito, 44 seconds. May konting discrepancy sa seconds. Okay lang yan. 542 dito, yun. Itong pinakamalapit. Oh. Pero okay lang yan. Itong in-search niya. Kung mapapansin nyo, kapag i-stop natin to, ito. Pag ipopost natin yung video, subukan natin i-post. Tumatakbo siya ngayon, di ba? Subukan natin i-post. Kapost yung video, tingnan natin kung tumatakbo yung ano. Yun, nakapost din siya. So, ibig sabihin, talagang na de-detect niya kung tumatakbo ang YouTube na pinapanood mo. So, mag-a-appear yun dito. So, nakapost siya ngayon, kaya nakapost din ito. So, ibig sabihin, gumagana na yung ating total watch timer. Okay. So, ang tanong naman ngayon, paano natin siya i-reset? Walimbawa na tapos mo na yung panood ng YouTube video na yan, paano mo siya i-reset? Okay. So, ang gagawin mo lang ay i-right-click mo to. Right-click. Itong sign na ito, right-click. So, lalabas ito ngayong options. Ayan, options. So, i-click mo yung options. So, lalabas itong, ayan, oh, nakalagay dito. Itong icon na ito, nasa gitna. So, lalabas ito ngayon. So, ang gagawin mo, kung gusto mong i-delete yung total watch time, mag-reset siya sa 0, subukan natin ha, kung anong mangyayari. Delete the total watch time. Okay, kiklik ko ito. Click. Pwede mo itong delete days. Click mo rin yung delete days para pare-parehas ng totally back to 0 siya o mag-reset siya. So, i-kiss mo lang ito. So, balikan natin ngayon yung watch time. O, yun. Nag-back to 0 na siya. O, tumatakbo pa pala. Tumatakbo pa kasi yung YouTube. Ayun, o. Tumatakbo pa. Kaya, nag-back to 0 lang siya. Ayun, o. So, pag ipinost ko yan, hihinto ulit yan. O, nakahinto na naman siya. Ibig sabihin, nag-reset yan kasi nag-reset tayo. So, bumalik siya sa 0. So, tatakbo ulit siya. Ayan. Yun, tumatakbo na naman siya. So, yun lang guys, ang ating for today's video. Sana ay meron kayo natutunan sa video ito. At kung nagustuhan niyo ang video ito, ay pakisuyong pakilike naman ang video ito. At pakisubscribe na rin sa aming channel. At pakipress mo rin yung notification bell para maging updated ka pa sa aking mga susunod na i-upload na video. Yun lang po kadali guys kung paano makikita ang YouTube watch time kapag nanonood ka ng video gamit ang PC or laptop. Diyan lamang po at maraming salamat sa iyong panonood.